So today, malupit ang mukbang. Wait, pakilala mo yan? Iso ng baboy? Iso ng baboy? Meron tayong fork baboy here. Wait lang, iso ng baboy, for 15 pieces, ang presyo in Canadian dollars ay... $25. Tapos, ang pork barbecue, 10 pieces, ang presyo ay... $15. So guys, meron din tayong iniho na liyempo na merong talong. Ang presyo nito ay $10. $12. Tapos, yung binili namin kahapon na melted brown sugar. Harap! So, syempre, meron tayong kasama to guys dun eh. Para sa talong. So, may kamatis, bagoong na kulay think. Tapos, may chile. Niligyan namin chile. Ito guys, para yan sa pork barbecue. Ito kalasa to ng Reyes barbecue. Side note, para sa mga Ilocano, ito ay alamang, hindi bagoong. Ay, di alamang! Tapos, guys, ayoko ipakita. Kasi, guys, may suka, tas medyo niretoke namin kasi medyo kulang. May something na lang. So, by the way, guys, yung isa, ay nabili ni Zara sa Facebook, sa Red Deer Palengke. Na, grupo ng mga Pilipino. Tapos, yung barbecue ay nabili sa Golden Chicken. So, Pilipino rin ang may-ari nun, guys. Iyan, yan dun ay kasama rin nun. Ella ang pangalan niya sa Red Deer Palengke. So, manganta yun! Walang mahuhusga sa pepper flat. Guys, walang mahuhusga sa pepper flat. Second week na nang wala kaming dishwasher. Thank you much, Lee. Thank you much, Lee! So, dito ay tig 7 kami. 15 pieces siya, pero tinikman na namin yung isa kanina. So ngayon, take 7 na lang. Bantayan nyo, ha? Lalamangan na naman ako nito, eh. Kamayan na lang, kamayan na lang. Guys, yung kutsara. Ginagawa mo! Dahil sa suka. Niinom, guys. May allergy ka dyan. Ang sarap. Kaya niya na magluto. Guys, sa gina-grocery, parang magkano nagagasto sa atin sa isang ulam. May benta rin. Eh, magkano kung bibili na lang ng ganito? Like, kunyari, isang ulam na lang, tas mag... Ano na lang tayo, sasain na lang sa bahay. Ay, mo na ganun. Parang... sa'yo? Ha? Ang sabi ko ah. Ang sabi ng baboy. Mamang ka. Allergy ako. Kaya pa mukhang. Allergy ako niyan. Isang asa. Parang natusta. Pero masarap. Tapos, naiba ba yung lasa dahil in the fry? Para a minute. Ha? Gusto niyo na butong? Guys, masarap, masarap sana. Ano yan? Okay na, nakita ko itong malansak! Malansa, no? Hindi ako pwede siniko. Pwede sanang iwang bagong yung ginamit. Guys, hindi ko natatry yung bagong kasi yung bagong na ganyan, mga tibong mukha ko. Tanas yung talong. O nangyari yun? Sarap po yun. Oh, yun. Alam, masarap yung isaw. Sa sara yun ang ano yan. Itang doon. Revamp. Retoke. Retoke. Pasasal ka pet. Sinang sabay yung baboy? Hmm? Masyado lang matapang yung lasa nitong... Hindi sumasaw-saw! Nasang Reyes barbecue sa loob. What is that? Take and see. Milk tea, hindi bagay. Hindi bagay? Guys, tamos-tamos ko na iso sa manok. Pinagbawal ato sa Canada. Wala akong nakikita dito na lang. Ang shot na gawa mo dito, borderline pang kanto. Pero ito guys,
hindi natin siya makukumpara sa lasa ng sa Pinas. Nope! Pwede ba yung isaw? Pero alam mo yung kung taga nito kayo, pwede na. Pang satisfy ng cravings nyo, no? Since di kami makauwi. Ang gagawin natin. Ako. Yung kabilang kamay ko kasi naka sa lalay sa sahig. Kasi, sa bako eh. Ang hang. No. Alin yung ano? Ito. Sarap. Ayan. Sa labuya. Nakain mo yung labuya. Ayan, ang sarap! Parang pinakuluan lang yung talong. Tubig lang yun, hindi niya. Yempong! Ginagawa mo! Ilaw talaga nila yan? No? Ilaw talaga yan? Oo. Wala kami ihawan, guys. Saka na. Mag-antay-antay kayo. Paparating na! Tama ba? Parang wala akong panlasa lately. Hala! Iyan, dapat malasa mo, malasa yan. Meron! Ito. Lahat ng suka. Ano na gamit yan? Hmm? Ano nilagay mo yung brown? Hmm. Soya! Nakailang ka na? Yes, matik nang mahuhulog. Kaya ko pa rin. Of course you would. I know you would. Ako, parang yung fresh fries lang yan, overnight lang nasa floor. Right? Nope! Kailan yun? Hindi nasa floor, nasa ano? Echo bag or something. Hindi yun, totoo! Nope! Yung echo bag nasa floor. Grabe, babol. Hiringan ako. Hiringan ako. Hindi po ko. Ah? Hindi. Hiringan ka lang. Search mo lang. Ano pa narinig dun ah? Guys, explain nyo sa kanya kung ibig sabihin nahihiringan. Sabi ko, kaba? Kama? Guys, may tanto sa sala. Starting April lang. Sabi mo na pangin natin pwede bawiin. Sa April, mag-diet na daw kami. Nanang-mukbang, guys! Pero hindi namin papakita sa inyo guys yung timbang namin. Secret na namin. Ayaw mo? Huwag sasabihin! Huwag sasabihin mo akin! So magtitimbang tayo, naka-video. Para kapag na-reach natin yung goal weight natin, pwede natin sabihin yung starting. Agree ko lang. Guys, bakit mas masarap ang inihaw na baboy kapag bagong swimming? Si Bambi may sabi nun! Sumisal siyang post sa Pilipinas. Pero totoo. Naalala ko dati nung banta ako kapag after umahon, sarap na sarap. Mm-hmm. Hindi pa sumisikat yung sisig huli. Gusto ko mag-franchise. Ako guys, gusto ko mag-franchise sa Coco. Kundi Coco, gusto ko mag-tayo na ano. Turo-turo dito sa radio. Right. Ay, turo-turo talaga! When you say turo-turo, is that different from Carinderia? Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam. Basta yung may ihawan na lang guys, hindi pala turo-turo. May... Ayoko na mga ulam. Gusto ko yung mga ihaw. Gusto niyo ba ng content na tungkol sa tax? Nope! Ang boring! Guys, yung mga nagtatanong dyan kay Zah tungkol sa tax. Sige lang, comment down below. Sasagutin niyo lahat! Basta kailangan niyo siyang bayaran. Per hour. Pwede na mag-travel. May plano kami this year, guys. Kung hindi pa maka... Wait, tamiting ako. Kung hindi man makauwi ng Pilipinas, may pupuntahan kami. Ang priority na lang namin is either Pinas or LA. Meron akong gustong pangarap kong puntahan. North Pole! Yung matutulog ka sa igloo. Tapos guys, $105,000. Isang tao. Yung dalawang tao na. Kaya-kaya siguro pag-ipunan. Hi! Mahal mo! Pero isang tao. Goodness gracious. So kapag nalo kami ng $50 million or $70 million. Eh, sasakyan mo na yun ah. Ano sasakyan ko na yun? Ay, hindi pa. Kulang pa. Kulang pa.
Busog na ako. Papasatabi na lang ba muna yung dream car kong bilihin? Mag-travel na lang to North Pole. Dream car na lang, guys. Anak ng terpakilo, makit lang ba sa Santa Claus dun? Kaso guys, kapag mag-travel pala ako sa North Pole, hindi ako makakapag-bakasyon. April lang pwede. Nope! April lang? Mm-hmm. Tax season? So pag nag-retire na ako, after 10 years siguro, pwede na. Busog na ako. Ako yan. Sakto, may magpabukas. Akin yun. Lalunch ko lang. Hindi ko hilig guys yung pure na karne. Hindi ko lang hilig. Guys, alam niyo ba, kapag diet kami, mas mahal yung grocery. Kasi na-diet ka, hindi ka kakain. Kumakain pa rin, pero dahil nga ang daming restriction ni Sarah. No, eating healthy is more expensive than eating garbage, I guess. For example, McDo. $5 meal. For $5, makakain ka ng full meal. Bibili ka ng salad. Salad lang yun na maliit. Mas mahal pa sa $5. Wala pang karne minsan. Wala pang drinks. Guys, eto na lang muna. Alam nyo yung chicharap sa Chowking? Sinasabi ko sa'yo kung taga... Basta kung may Costco kayo, hanapin nyo tong product na to sa Costco. Guys, sinasabi ko sa inyo, times 3 pa to sa sarap ng chicharap. Oh, di ba nasa ilalim lang guys? Kasi pabibili lang kanina yun. Guys, tignan nyo. Ayan guys. Kita nyo? So, ang tatak niya ay Sokusa Happy Shrimp Chips. Ayan guys. In Costco, Canadian dollars ay $10. Saka siguro nalipasta kasi kami ng gutom. Guys, first meal of the day. Tumataging tingnan. Just na ng gabi. Guys, first meal of the day ko to. Sobrang busy, like non-stop ako ng 9 a.m. to 9 p.m. Alam mo, ako rin. At least, nagtala tayo, no? Kasi natakot kami mag-venture out sa mga gusto sa ibang flavors, di ba? Laging, pag may nasarap pa na talaga kami, sa drinks lang naman, yun na talaga. In general, ganun ako. Pag nakakaanap na ako ng nasarapan ako. Sarap yun! Pag tinanong kung ano, sabihin mo, pito ka ng baboy. Hindi. Janus intestine. Alam nyo ba? Isa lang nanonood. Guys, alam mo ba? Baka isa lang talaga, no? Guys, alam nyo ba? Dito, di ba sa atin, large intestines, small intestines. Dito guys, ang pronunciation dito ay large intestines and small intestines. Guys, ito pa. Alam mo yung crepe? Guys, basta yung crepe na dessert. Ang pronunciation ng crepe dito ay... Crepes? Crepes! Dito ba yun? Ha? Dito ba yun? Holy crepes! Pero ako sanay na ako na ano. Iba-iba yung pronunciation sa mga tao. And that's okay. Yung iba kasing... Yung iba kasing puti, parang kapag naka... rinig sila ng yung pronunciation, parang... end of the world. Oh, hello! Yung pronunciations din naman nila. May iba-iba. So guys... So, na-experience ko yan na parang may pinaspell sa akin. Hindi ko sasabihin ko sino. Basta may pinaspell na alam ko talaga yung spelling. Hindi ko rin sasabihin ko na yung pinaspell. Tapos, edi spinel out ko sa kanya kasi hindi niya kayang spell. Tapos, may kaharap ako na, oh my God, delikado yung topic na to. Basta guys, may lahi. So, ako, Pinoy. May ibang lahi. May kausap akong European. Tapos, yung isa, taga-Canada. Yung European, nagtanong, anong spelling nito? So, ang tagal nag-isip nung taga rito, alam ko na agad yung spelling. Sinabi ko sa kanya, sinuot ko pa sa papel. Guys, hindi siya naniniwala. Nope! Tapos, may ibang spelling yung taga rito. Yun ang pinaniwalaan niya. Alam mo sabi niya? Kasi daw third world country lang daw ang Pilipinas. At, sigurado daw na mali daw yung spelling ko. Wow! So, sa email na kayo ang post niya, tinanong ko yung amo ko, anong tamang spelling nito? So, ako ang nagwagi, pero hindi ko na kinausap yung European tsaka yung taga rito kasi masyado silang ano. You have to choose your battles, I guess. Yeah, tsaka hindi worth it, guys, na... True. Papatol ka pa ba talaga? Like, papatunayan po ba ang tama? Kaya alam mo naman sa sarili mo ang tama ka. So, parang... O sige, bahala ka kung ayaw maniwala, hindi ka matututo. Parang ganyan. Tapos feeling nila talaga ang kasyungak ng mga Pinoy. Dalawa yan eh.
It's either feeling nila sobrang sungak ng Pinoy or sobrang talino ng Pinoy. Yeah. Depende kung sino-sino yung mga nakilala nila, I guess. Yung iba, yun lang talaga yung perception nila, wala pa silang nami-meet. Guys, by the way, okay lang na pag-usapan natin dito yung work ni Zara. Kasi, gusto niyo ba ng office tour niya? Pero guys, ibang usapan. Gusto ko na lang sabihin sa inyo. Guys, by the way, yes, nag-work ako dito. Nag-work ako dito and nag-aaral ako dito. Hindi ko pwedeng i-open yung topic sa work ko. Kasi ito, iba yung sitwasyon sa akin. So, huwag nyo nang asahan na makapag-vlog ako sa work. Nope. Or if i-work tour ko kayo. Nope. Kilala ko kayo sa workmates ko. Nope. Sa boss ko. Nope. Hindi nangyari, guys. Una sa lahat, paano ko... Ayoko ma-toxic, ayoko ma-stress. So, happy vibes na lang. Happy thoughts na lang tayo sa channel na to. Pero shoutout sa'yo, ha? Sinayang mo eh. Sinayang mo lahat. Hoy! Ito rin nato kong family, tapos... Ayun ako. Change topic! Yun naman yung ubos, guys. Masarap siya kung masarap. Pero masarap. Umay kasi baboy on baboy on baboy. By the way, okay ba sa inyo yung ano, once a week na upload? Maubusan tayo ng content, guys. Kung gusto niyo yung gaya natin na every 2 days, may bagong content. Gusto ko tang tirahin ng sagot. Huwag nag-vacuum ako! Nope! And by the way, so today, sobra talaga akong pagod, guys, kasi nagdilig din ako. Ang pagdidilig ko, guys, so hindi naman to gaya Pilipinas na parang naka-host, diba, na shing, guys, mababa dito! Naka-carpet kami! So, isa-isa yan na dinadala sa lababo at isa-isang ini-inspect kung merong sakit yung halaman, kung may gumagawa ng insekto, may spider mites, may basa. So, tas ngayon, dahil umiinit na, nag-fertilize na ulit ako ng mga halaman. So, sana na yung mga malulungkot dyan, huwag na kayo mag-inerte dyan, ha? Mabuhay kayo na maayos, ha? Tignan natin! Halu-haluin! Parang ganun yung tanong ka. Ginagawa mo! So, guys! Thank you nga pala sa mga nanonood sa aking channel, mga Jeremiahs! Comment down below kung ano pa mga gusto niyo makita sa next vlog. Like and subscribe. And comment down below kung ano pa gusto niyo makita sa next vlog. And don't forget to hit the notification bell dyan sa baba dyan para lagi kang notified the next time that I upload a video. Gusto niyo yun? Vlog! Nagawa ba ito ng moment? Bakit mo? Ano ba yun? Vlog!